Ang baboy. Marumi ka ba? Ano ba ang mayroon ka? Bakit hindi ka pwedeng kainin? Bakit ipinagbabawal ka sa mga Muslim? Mga kapatid, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa isang hayop na kung saan ay nilikhang marumi. But before that, mga kapatid, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, ako po ay Taos Puso nag-iimbita sa inyo sa pag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Simulan na natin ang mga bagay na ipinagbabawal lamang ng dakilang tagapaglikha ay ang mga bagay na nakasisira, nakaaapekto, nakasasama sa kalusugan, buhay o pagkatao ng isang tao. Ang dakilang tagapaglikha ang walang hanggang nakakaalam ng mga bagay na nababatid sa lahat ng mga makabubuti o makasasama sa kanyang nilikha. Alam niya ang kahinaan at kalakasan ng kanyang nilikha. Kaya, kung anuman ang mga bagay na ipinagbabawal niya, ito ay makasasama. At kung anuman ang mga bagay na ipinagagawa niya, yaon ay makabubuti para sa kanilang sariling kapakanan. Pero, bakit panilikha ang baboy? Ngayong ipinagbabawal lang naman pala. Dito makikita, ito ay isang maliwanag na pagsubok sa isang nilikha kung siya ba ay susunod o hindi sa mga batas at kautusan, sa mga responsibilidad at tungkulin na iniatang sa kanya na nag-iisang tunay na Diyos at tagpaglikha. Makakapasa ba siya o bagsak sa mga pagsubok? Katulad halimbawa noong panahon ni na Propeta Adam at Eva, binigyan sila ng kalayaan na kumain o lumapit sa alinmang mga puno o halaman o huwag lamang doon sa isang puno. Dito pumasok ang kakayahan ng isang tao na pumili, sumunod o sumuway sa mga batas sa kanya ng kanyang tagapaglikha. Mga kapatid, balikan natin ang katanungang, bakit ipinagbabawal ang baboy? Kaya nga ito nilikha para pakinabangan ng tao. Kung mayroon kayong sagot, mga kapatid, maaari kayong mag-comment dyan sa comment section sa baba para malaman ko ang inyong mga kasagutan. Sasagutin natin ito sa tatlong kaparaanan. Number 1, medical. Sa isang artikulo, ang baboy ay sanhi ng sarcosis na nasa issue ng Plain Truth noong April 1986 na published ng Worldwide Church of God sa California ay nagsasabi, ang mga researchers sa University ng Ottawa ay nag-uugnay sa pagkain ng baboy sa pagkakaroon ng sakit na sarcosis, ang talamak na pagkabulok ng atay sa isang tao. Sinabi din ni na Dr. Amin Nanzi at Dr. Samuel French na mas mabilis ang pagkabulok ng atay kapag pinagsama ang pagkain ng baboy at ang pag-inom ng alak. Ang baboy ay tamad at mahilig sa sex. Ayaw sa liwanag ng araw, mas gusto niya ang madilim na lugar, maruming hayop, at walang pagnanais na makipaglaban. Ang baboy ay world's scavenger din. Kinakain niya ang kahit anong bagay, kahit pa nga ang kanyang sariling tae o anumang bagay na marumi. Kung ikukumpara sa lahat ng mga hayop, ang baboy ang pinakatirahan ng napakaraming uri ng mikrobyo. Hindi lang yun, siya rin ang tagapagdala ng napakaraming sakit o diseases sa mga tao. Sinabi ni Reverend Vores sa kanyang aklat na Dahoga, tingnan mo siya sa kanyang pinakamasayang panahon, sa ibabaw ng bunto ng pataba, na ang kanyang ulo ay nakabaon sa dumi, na kung saan ipinapakita niya ang kanyang kasiyahan at satisfaction sa pamamagitan ng kanyang maindayog na pag-igik. Sa sulat ni Dr. Martin Harris, isa na namang anthropologist, sa The Human Strategy, papalibutan at mumunmuri ng baboy ang kanyang katawan ng kanyang sariling ihi at dumi. Sa aklat ni Dr. Rensby, ang baboy ay ang supremong tagapagdala ng mga mikrobyo, ang dahilan ng napakaraming serious
at mga nakakamatay na mga sakit, ang ilan sa kanila ay ang mga sumusunod. Dysentery, trichinosis, tapeworms, jaundice pneumonia, suffocation, intestinal obstruction, acute pancreatitis, enlargement of the liver, diarrhea, high fever, pumipigil sa malusog na paglaki ng mga bata, typhoid, at pagkalumpo, heart trouble, sterility, at marami pang iba. Mayroong napakaraming uri ng bulate na matatagpuan sa baboy tulad ng trichinosis, tapeworm, at marami pang iba. At ano ba ang kinakain ng baboy? Hindi ba yaong mga natitirang pinagaluhalong pagkain? At bakit kung ikukumpara sa lahat ng mga hayop kapag nanganak, ang baboy lamang ang may kamadrona o midwife? Sosyal, hindi ba? Kasi kahit ang sarili niyang anak, kapag siya ay nagutom, ito ay kanyang kakainin. Siguro naman, narinig na rin ninyo ang bulugan na ginagala sa bayan upang ika nga ipakipagtalik doon sa alaga nilang baboy. Okay lamang sa mga asawa nila kung sila ay makipagtalik sa iba, hindi katulad ng ibang hayop na marunong magsilos. Handang ipagtanggol ang kanilang mga asawa laban sa mga may pagnanasa sa mga ito. Number 2, spiritual. Noong ipinag-utos ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 173 at Surah Al-Maida chapter 5 verse 3 na nakasaad sa mga ito na ipinagbabawal sa mga Muslim ang pagkain ng baboy. Kaming mga Muslim, kapag ipinag-utos ng dakilang tagapaglikha na bawal, hindi na kami magtatanong ng, "Ya Allah, bakit bawal?" Ang mga Muslim, sabi sa banal na Quran, Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 285, "We hear and we obey." Narinig namin at amin itong susundin. Ang pagkain, pag-aalaga, pagbibenta ng baboy ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga Muslim. Magkaganon pa man, hindi ipinaliwanag ng Quran ang dahilan ng pagbabawal nito. Kung ang isang nilikha ay tunay na nananampalataya sa tagapaglikha, marapat lamang na sundin siya na wala ng tanong-tanong pa, dahil ang Allah ang walang hanggang nakababatid kung ano ang mabuti o masama para sa kanyang nilikha. Kaya, bilang isang nilikha lamang na nagnanais ng kanyang kaluguran, makatarungan lamang na sumunod at magpasakop tayo sa kanya. Sa mga kautusan ay hindi isinama ang dahilan. Ang dahilan ay nakatago. Tulad halimbawa, walang dahilang binanggit sa mga paalala tulad ng no parking, no smoking, no swimming, at marami pang iba. Kahit may dahilan ang pagkakalagay nila doon. At kung titingnan natin ang mga biyaya ng dakilang tagapaglikha sa atin, ipinagbabawal lamang niya ang mga bagay na makasasama, subalit pinalitan naman niya ito ng napakaraming pwede kang kumain tulad ng baka, kamilyo, isda, at napakarami pang iba. Magkaganon pa man, ang Allah na pinakamawain sa kanyang nilikha ay nagbigay ng pahintulot na kung sakali at napuwersa siya na matinding pangangailangan,
na walang sadyang pagsuway sa batas ng Allah o paglampas sa mga limitasyon na itinakda ng Allah ukol doon ay wala siyang kasalanan. Ang halimbawa nito ay iyong naglalakbay ka sa disyerto o isang isla na walang anumang pagkain kang matatagpuan, ni anumang hayop o pangkainin, at yung baboy lamang ang nandoon. Pwede kang kumain ng karni ng baboy na makasusuporta sa iyo sa iyong paglalakbay. Subalit, hindi yung magbabaon ka pa ng natitirang karni, kundi ang kakainin mo lamang ay yung makasasapat sa iyo. Kahit sa Biblia, sa Lumang Tipan, Deuteronomy 14 verse 8 at Leviticus 11 verses 7 to 8, mahigpit na ipinagbabawal ang baboy. Number 3, sosyal. Pagkatapos po nating mabatid ang mga baboy ay masama sa isang tao, sa kanyang kalusugan, ano naman po kaya ang naturalisa ng isang tao? Ang pagkain po pala pagkatapos po nating kainin ay hindi lamang po pumapasok sa intestine, tapos ay lalabas sa ating katawan bilang isang dumi. Ito po ay isang apekto sa kaisipan at pamumuhay ng isang tao. May kasabihan nga pong what we eat is what we are. Kapag kumain po tayo ng malulusog at malilinis na pagkain, maging malinis din po ang ating kaisipan at kalusugan. Subalit, kapaligtaran naman kung madumi ang pagkain na ating kinakain. Tingnan po natin ang mga restaurant na nasa Maynilaan. Halimbawa, manok ang tinda. Sa streamer ay ganito ang mababasa. Manukan, Maxa fried chicken, piniritong manok, tinulang manok, kapag baka naman ay bakahan, kalderitang baka, pritong baka, kapag kambing naman ay kambingan, kalderitang kambing. Pero kapag baboy, bakit nakalagay ay lechong kawali, lechon di leche, lidya lechon, mang tumas lechon? Kasi halimbawa kayang babuyan ang ilagay o kakaning baboy, meron pa kayang papasok sa inyong tindahan? Pakisagot nga mga kapatid. Mga kapatid, sana po tayo ay mag-isip-isip, magmuni-muni, at mag-reflect sa mga bagay na aking sinasabi. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, at sana ay mayroong kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Bye-bye!